good morning guys. Maulan na maulan na maulan na morning sa inyo. Ayan, kamusta po kayo dyan? Sana okay lang po kayo. Ayan. So, sa mga bago pa po... Hindi talaga mawawala yung pagkabulol guys. Pasensya na. Ayan. Sa mga bago pa lang po sa channel ko, ayan, kung di pa po kayo nakapag-subscribe, yan, i-like nyo na po itong video, subscribe, at kalimbang na po ang bell yan para updated po kayo sa mga ganap-ganap, ayan, mga ganap. So, ngayong araw, guys, mag-aano tayo, house cleansing. Hindi cleaning, guys, ha? House cleansing, ayan. Baka sabihin nyo anong gagawin mo mamaya sa asin. Ayan. So, ngayong araw guys, mag-house cleansing ako kasi yung bahay parang ayun, mabigat na sa pakiramdam. Parang may something. Excuse me po! Pasensya na, bigla ako na. Sagit na. Yung pasensya na guys, bigla tayo nagbulunan. Ano ba yun? Nakakahiya? Ano ba yun? So ngayon guys, ano, since nasabi ko nga mabigat sa pakiramdam yung bahay namin, siguro kasi hindi na siguro may mga tumira dito na hindi na house cleansing yung bahay. So siguro naipunan nung bakas ng mga emotions, stress. Ayan, so dinagdagan pa namin mag-asawa. Simula talagang nagka-lockdown guys, bumigat yung pakiramdam lalo na doon sa may kwarto kasi doon nag-work si Papa D. So siguro yung emotions na doon, stress sa trabaho, naiipon sa loob. At the same time, hindi lagi nakabukas yung bintana. So, nandun lang siya nakastock. So, kaya nga, minsan pag nag-uusap kami dyan doon sa may kwarto, konting salita lang at medyo nakakainis. Init agad ng ulo. Ayun, doon lang sisimula yung talo namin. Guys, parang kami si ano, si Pacquiao sa kasi may weather. Kulang na lang rin. Ayan. So, ngayon, mag-house cleansing tayo. At kahapon, bago pala tayo nag-house cleansing, nag-general cleaning kami nung nakaraang araw, guys. Kasi, mas maganda kasi bago tayo mag-house cleansing, malinis muna yung bahay, parang maaliwalas, ayan. So, buwis buway, guys, pag nag-general cleaning ako dito, lalo na doon sa may kwarto, dyan. Bakit ka mo, ayan, sumama ko yung sa akin yan, papakita ko sa inyo. So guys, ngayon nandito rin tayo sa kwarto. Yan. Hindi ko siya nasama last time sa may house tour kasi that time si Papa D na ano siya, work from home siya. So dito yung office, ginawa yung kwarto namin, ginawang office room. So wala kaming table guys, hindi kasi uso dito yung mga ano, yung table. Mostly kasi yung mga Indians dito pag kumakain sa lapag. So wala kaming table, ayan yung single bed, yan yung ginagamit niya. Ayan, so, may model pa. Ayan, pakita ko sa inyo yung kwarto. Ayan po yung model. Anika? Anika, say hi. Busy ang bata. Ayan. Ano, maliit lang naman yung kwarto namin, guys. Kaya lang ang sa bahay ang pinakamatagal linisin is itong kwarto. Ewan ko ba eh, kasi ito rin kasing cupboard to open kasi yan. So ito syempre mga damit pag nilinis kailangan na tutupiin mo ulit. Ayan. Kaya sa kabuuang bahay itong pinakamatagal linisin. Ayan. So almost 4 months rin yata kami hindi nakapaglinis. Ayan, guys. Ito yung sinasabi kong buwis buhay lagi pag nag-general cleaning ako. Ayan. Yung taas na yan, Diyos ko day. Guys, ano dyan kahapon? Ano pala ako? Nag-ala Tarzan, Chitay, ganda babae ako dyan kahapon. Guys, umakyat ako. Wala kaming hagdan. Oo. Kaya minsan pag-aakyat ako dyan, kailangan ko talaga ng suporta, guys. Ayan. Porta at tulong galing sa gobyerno. Ay nako, yung anak ko, Diyos ko, saglit lang. Ayan. Ano guys, mag-house cleansing tayo. So ayan guys, mag-uumpisa na tayong ano, gumawa nung para for salt for cleansing. Ayan. So disclaimer muna guys, hindi po tayo expert. Ayan. Hindi po tayo expert. Ano lang guys, napanood ko lang din siya sa YouTube rin. So at the same time, naalala ko kasi pag si Mother Dear, paglilipat kami ng bagong bahay nung maliit pa kami,
ano, may nilalagay siya sa boteng bigas, yung mga botelya ng mga gamot, di ba yung may maliliit niyan, yan. Nilalagay niya yan yung bigas, tapos separate yung asin, may tubig, di ko alam, may tubig pa yata. Tapos ilalagay niya sa plastic. Yan, sasabihin niya sa akin yan, ilagay mo yan sa isang sulok na hindi makikita. Huwag kang lilingon. Bakit maglilingon? Baka kasi ano, baka may something sa bayat at sabihin, paglubingon ka, akin ka. Scary. Ayan guys, so, ayan. So, hindi rin siyang sabayan niya ng pag-uusok guys. Incense stick o yung sage. Sage pa tawag doon. Pero be careful lang guys, kasi yung napanood ko doon sa isa siyang sikat na psychic expert. Sabi niya, pag gusto mong magpausok, dapat alamin mo muna kung kayo lang ba nakatira sa bahay o may makakasama kayo na hindi nakikita. Kasi yung iba daw kasi pag nagpapausok, lumalaban yan. Kaya hindi safe. Ayan, kaya kung may mga ganong mga something-something sa bahay nyo, kailangan talaga ng expert guys. So, ito, anong mga kailanganin natin ito? So, may dalawa akong lalagyan dito. Ayan. Wala namang kaso guys kung anong lalagyan mo as long as may lalagyan ka. Ayan. So, anong kakailanganin natin ito as dalawa? Naglagay na ako dito sa may kwarto guys tsaka dun sa may salas. Remaining na lang na kailangan ko lagyan yung medyo banda dun sa may laundry area tsaka dun sa may kusina. Ayan. So, meron tayong asin guys. Ito, asin. Rock salt. Pwede na lang naman kasi guys na asin lang, pero if you want some herbal medicinal properties, yan, pwede mo siyang samahan. Kung may laurel kayo guys or yung bay leaf, ayan, lagyan siya. Pero wala, since wala ako noon, ito lang available sa may kusina namin, ito. Ang tawag nito, cinnamon stick. Ayan. Malabo. Ayan. Cinnamon. At saka yung cloves. Ayan yung cloves. Ayan. So, tara na guys. Simulan na natin. Ayan guys. So, lagyan muna natin siya ng asin. 2 tablespoons of salt. Sama na natin yung cinnamon tsaka yung cloves. Ayan. So, ayan guys. Ito na siya. Ayan. Ready na siya. For placing. Ayan. Ika na guys. Tulog pa si Anika. So, dito natin siya ilalagay, guys. Pasensyahan nyo na, madilim. Buksan natin yung ilaw. Pakita ang aking kagandahan. So, ito, guys. Dito sa laundry area. Ito siya ilalagay. Kasi yung isa na dun sa may likod ng ref. Ayan. Dito siya. Yung remaining natin dito guys, dito na siya ilalagay sa ilalim. Yan, dito. Ayan guys, nakapaglagay na tayo dun sa may laundry area at saka dun sa may kusina. So bakit ba asin ang ginagamit? Bakit hindi yung ibang, basta yun na yun. Bakit asin? Kasi guys, yung asin kasi na-mention din niya sa Bible. Yan, tingnan niyo na lang dito. Ayan. Na-mention din siya at the same time during ancient times. Yung asin na talagang ginagamit for eliminating negative energies or something for cleansing. So, proven and tested na siya magpahanggang ngayon. Ayan. Yung asin talaga ang gamit, guys. And since ang salt is white, so it represents purity. Yan, kaya yun. And at the same time, guys, di ba pag naglalakad-lakad tayo sa may dalawang pasigan, lalo na parang feeling mo malungkot ka. Napansin nyo, guys, pag malapit kayo sa dagat, magaan sa loob. Ayan, kasi nga,
yung original ng pinagmula ng salt ay sa dagat. So, parang magnetic yan, guys. Hinihigop niya yung negativity mo. Ayan. Ay, napansin niya naman yan siguro, guys. Di ba? Ayan, guys. Ito na lang muna sa ngayon. Maano pa? Lalarga yata yung anak ko. Ayan, dad. Tinutulak-tulak yung maleta. Diyos ko, gusto man na yata umuwi sa Pinas. Ayan, guys. Maraming salamat sa inyo. Ayan, sa patuloy na pag-suporta. Mega shoutout sa inyong lahat. Ayan. So, hanggang sa muli. Ayan. Oh, obedi. Ayan, guys. Kung di pa po kayo nakapag-subscribe, ayan. Don't forget to like, subscribe, and tap the bell icon, guys, para lagi tayong updated sa mga bagong videos ko. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Paalam!